vlog. Ang gagawin po nga namin ngayon ay magmumukbang kami ng prutas. Ito po, kumakain na po ang aking baby ng mangustin. Excited na siya kumain. Ito pong dragon fruit ang aming kakainin. At syempre mangustin and rambutan. Ito po ang aming imumukbang ngayon. Anong mukbang? Sama ka na kaya dito para ikaw magsalita. Sino? Yan na. Yan guys, habang po sila kumakain ng prutas, mahilig po matakaw po yan mga prutas, yung tatlo na yan. Yan. Kasi kailangan natin yan. Wala po, yung baby ko po ay wala pong pili yan na kumain ng prutas. Kahit abukado yan, bumabanat yan. Maliban na lang kung langka. Ah, hindi. Basta haros lahat na prutas ay kay kinakain niya. Yan. Kitang-kita nyo naman. Yan, matakaw. Yan ang aking, baby. Kaya palagi yan binibilang ko pag umuwi ako ng prutas. Kasi kailangan nila ng vitamins. Kasi alam mo na, nasa hospital tayo nagtatrabaho. Para malakas ang resistensya nila pang laban sa ini kahit anong uri ng sakit, especially sa COVID. Yan. Kailangan magpalakas. Yan lang ang sekreto guys. Ang sekreto para hindi ka magkasakit at hindi masakitin yung family nyo, ay pakainin nyo lagi ng mga prutas. Ini kayo ng fruits. Kasi alam na. Yan. Kitang-kita nyo naman. Kahit masakit sa bulsa guys, kahit maubusan tayo ng budget, hindi naman tayo naubusan kasi lagi naman ang Panginoon ay nagpapapala sa atin, sa pamilya ko. Yan. Always yan, tuwing hapon po pag umuwi ako ay nag-uuwi ako ng prutas ng sa bahay pagkatapos ko trabaho. Siguro mahina-hina everyday na bumibili ako ng prutas, mahina-hina 300 pesos mga ganyan, 300. Kaya wala po akong naiipon dahil binibili po namin ng prutas. Kasi yan lang po ang sekreto. Kung gusto niyo po maging healthy ang iyong family, syempre pakainin niyo lagi ng prutas. Yan. Yan, nakikipag-agaw yan, yung aking baby. Yan. Dati guys, hindi pala sila kumakain ng ng dragon fruit kasi mga kahit ako hindi ako kumakain. Pero yung natikman ko guys, masarap pala yung dragon fruit. Hindi ko alam kung anong vitamins. Sabi nila vitamins daw yan, yung panglaban sa mga sa mga cancer. Pero ang hindi lang malunasan yung cancer sa bulsa. Yan. Guys, mahirap talaga. Bahala na guys, walang pera basta maging healthy lang yung family. Yan. Kasi mahirap naman kung may sakit pa tapos wala pa tayong pera yon. Mahalaga palaging pakainin ng prutas ang ating mga anak, pamilya. Yan. Diba? Yan, sila lang kumakain yan, guys. Kaya yon. Paano makaiwas ng iba't ibang uri ng mga sakit? Mas maganda po papakainin natin yung ating family ng prutas kaysa mga junk foods. Kaya minsan na lang sila kumakain ng junk foods. Yung mga karne, minsan-minsan na lang sila. Kaya araw-araw po, tuwing hapon, tapos pag may sobra po, bukas ng umaga, kinakain nila yung sobra. Yan. Araw-araw po yan, pinapakain ko sila ng prutas, may grapes minsan, rambutan, basta depende po kung ano po yung makita natin sa pauwi natin galing sa trabaho. Kaya yung aking little girl bumabanat din, no? Tingnan mo, nagkakulay na yung aking rin panganay, simula nung baby pa yan ang ganyang edad, yung ganyang age niya, ay palagi ko rin pinapakain niya ng mga prutas. Kaya yun lang po yung
maipapaano ko sa kanila. Kahit maliit lang po yung bahay namin, ang maliit yung kwarto, wala naman kaming bahay. Ganito lang, medyo makalat. Okay naman kami apat. Apat pa lang kami kasi. Yan ang aking mga prinsisa. Isang prinsisa, tatlo sila. Yan. Kaya, yun. Kaya kung mag-away-away mga yan, walang kakampi sa akin kasi yung tatlo na yan, papros mga ugali niyan eh. Mga ugali yan, kampi-kampi yan silang tatlo pag lumaki na. Kaya yan guys, ang papamana ko lang sa kanila, kasi papamana yung mapasasabi ko lang sa kanila, sige kumain lang kayo na mga maprutas yan. Makabili na naman tayo ng mangustin. Although mahal yung mangustin, pero sige na lang, bili na lang tayo para pangpalakas ng resistensya, immune system sa kanila. Yeah. Tingnan mo naman guys, ang takaw guys ng aking little girl. Paano kumain yung baby ng mangustin? Mama, maulunan niya na. Yan. Dondon. Yan guys. Kaya guys ha. Mama, may sasabihin ka ba? Ha? Wala. Ikaw ma anak. Ate. Siyempre, palagi tayo mag-pray. Di ba? Of course, Jesus is always behind you. Behind you? Matay tayo. So, yan. Mama, anong masasabi mo? Wala. Sino? Zero. Kumain ka na lang pa. Ayoko. Sabi mo lang. Gutom lang eh. Si Ara, masasabi mo, Ara. Ara. Ara, anong masasabi mo? Ara. Yan. Yan guys, kaya ganyan na lang talaga ang buhay guys. Yan, wala pang sahod, kaya ubos na yung budget, pero sa kalooban naman ng Panginoon ay hindi naman nagpapabaya ang Panginoon, lagi nagpapapala sa atin, di ba? Yan guys, suporta pala guys sa ating mga kaibigan dyan, salamat po sa inyong ano? Sa inyong pagsubaybay. Guys, ganito pala. Para makaiwas tayo ng mga iba't ibang uri ng sakit, ang dapat lang nating gawin ay mag-exercise tayo tuwing umaga. Exercise. Diba? Magpa-araw tayo ng pinakamahabang oras, 30 minutes or 20 minutes. Yan, pa-araw. Tapos, siyempre, uminom tayo ng malinis na tubig. 8 glasses a day, yung minimum. Tapos, mag-ano tayo ng masariwang hangin. At kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Like prutas, like pinakbit, mga gulay. At siyempre, wag natin number one ay lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Diba? Tapos, pag mayroon po kayong nararamdaman, kasi minsan po ay ang ating sarili po yung nagpaparamdam, ay huwag nyo pong isipin yung mga ganyang kadahilanan sapagkat humihina lalo tayo kung iniisip natin. Yun guys ha, yung mga tip po, mag-exercise, matulog na maaga, kumain ng mga masustansyang pagkain, like mga prutas, gulay, uminom ng 8 glasses a day, more than, at matulog ng maaga. Siguro, simula lang alas 8 ng gabi. Yan, tapos wag na po tayo magpuyat. At siyempre, ayun lang guys, ano, di ba?
para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng mga sakit. 'Di ba? Yan. Kaya guys, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, ay ano, anong gagawin nyo? Please like and share. Hindi na, wag na mag-share. Comment at pindutin ang notification bell para naman kayo mag-updated ng video na ina-upload namin sa YouTube na walang kawinta-winta. Sana ay may matutunan kayo at mag-subscribe kayo. At please naman, huwag niyong i-skip yung mga ads na ibinibigay ni YouTube sa amin. Sapagkat malaking bagay po yan, makakatulong sa amin, family. Hanggang dito na lang, si Pastilan, agoy-agoy! Bye-bye!